he didn't block that shot, but the fact that he was there. Oh, what a nice play. Greg Slaughter with a rack attack, and Barangay Navarre is starting to pull away. 53-46. We're saying that it's timeout on TNT. What's up, mga idol? This episode, alamin natin ang naging buhay ng tinaguriang Greg Zilla ng PBA na si Greg Slaughter. Ang 7-foot tall center na si Gregory William Slaughter ay ipinanganak noong May 19, 1988 sa Cleveland, Ohio. Ngunit lumaki ito sa Fredericksburg, Virginia. Ang kanyang mga magulang ay sina Emma Fuentes na isang Pilipina at tubong Cebu. Siya ay may height na 5'7" at ang kanyang ama na si William, isang Amerikano na may height na 6'3". Sila ay parehong nagtrabaho sa nuclear power plant bilang mga health physicists. Si Greg ay nag-aral ng high school sa Massaponax High School sa Virginia. Taong 2007, nagdesisyon ang kanilang pamilya na lumipat sa Cebu, ang hometown ng kanyang ina. Ang kanyang mga tiyuhin doon ang nagkumbinsi sa kanya na maglaro ng basketball dahil sa angking tangkad nito. Matatawag din na late bloomer itong si Greg sa paglalaro ng basketball. 16 years old na siya nang mag-umpisang sumali sa mga organized na liga sa Cebu. Siya noon ay may height na 6'6". Pagdating niya sa college, siya ay nag-aral at naglaro para sa University of Visayas mula sa taong 2007 hanggang 2009 at kumuha ng kursong Political Science. Sa kanyang 3 taon na paglalaro para sa UV, 3 beses din niyang napa-champion ang nasabing eskwelahan at nakakuha ng 2 MVP. Dito rin ay nakakalaban niya si Junmar Fajardo na naglalaro naman para sa University of Cebu. Maraming scouts ang dumagsa sa Cebu at dito ay inoferan siya ng Ateneo de Manila University taong 2010. Taong 2011 siya naging eligible para makapaglaro sa UAAP. Sa kanyang rookie season sa Ateneo, siya ay nag-average ng 13.1 points, 9.8 rebounds, 1.8 assists at 2.9 blocks per game. Sa 2 taong paglalaro ni Greg para sa Blue Eagles, ay pareho rin itong nakakuha ng championships. Dito ay naging kakampi niya sina Nico Salva at Kiefer Ravenna. Dito rin nakumpleto ng Ateneo ang kanilang 5-peat. Naglaro din siya para sa koponan ng Sinag Pilipinas na nanalo sa 2011 SEA Games at ang 2011 SEABA Tournament na siyang qualifying tournament para sa FIBA Asia Championship. Pagka-graduate sa Ateneo ay naglaro muna siya sa D-League para sa koponan ng NLEX. Taong 2013, pumasok na si Greg sa PBA. Siya ay kinuha ng Barangay Ginebra bilang first overall pick. Rookie draft, Barangay Ginebra San Miguel selects Greg Slaughter. Sa draft class na ito, nakasama niya sina Ian Sanggalang, Raymond Almasan at Terrence Romeo. Sa kanyang rookie year, siya ay nag-average ng 14.6 points, 10 rebounds at 1.5 assists per game. Kaya naman siya ang hinirang na Rookie of the Year noong 2014. Sa kanyang 2 taon, patuloy ang pag-improve ng laro ni Greg. At sa kanyang 3 taon, ito ang pinakamagandang taon ni Greg na kung saan siya ay nag-average ng 19.7 points, 11.7 rebounds at 2 assists per game. Ngunit sa kasamaang palad, habang naglalaro sa 2016 Governor's Cup
ay tinamaan siya ng ACL injury sa kanyang kanang tuhod. Sa tulong ng kanilang import na si Justin Brownlee, nakuha pa rin ng Hinebra ang kampyonato sa conference na iyon. Matapos ang halos isang taon na pagpapagaling, ay muling nakabalik sa paglalaro itong si Greg. At sa kanyang unang laro, nagdala agad siya ng 14 points, 14 rebounds at 3 blocks kalaban ang Meralco Bulls sa 2017 Governor's Cup. Itinanghal din siya bilang best player. Tatlong beses din silang nagkampyon sa loob ng tatlong taon. Ngunit kamakailan lamang, bago sana umpisahan ang bagong season ng PBA ngayong taong 2020, ay ginulat ni Greg ang lahat nang magpa siya itong tumigil na sa paglalaro sa PBA sa edad lamang na 32, matapos mag-expire ang kanyang kontrata sa Barangay Hinebra. Ang detalye ng kanyang paglisan ay hindi pa rin malinaw hanggang sa kasalukuyan. Matapos ang kanyang pananahimik, nakita sa kanyang Instagram post nito lamang nakaraang buwan na siya ay nagsasanay kasama ang dati ring player ng Hinebra na si Chris Ellis. Patuloy pa rin ang pagdarasal ng kanyang mga fans na sana siya ay makabalik at makapaglaro uli sa PBA. At yan ang naging buhay ni Greg Slaughter. Muli, maraming salamat at huwag nyo namang kalimutang mag-subscribe sa ating channel.